The next activity is assessment. Put a check mark under the correct column where the materials belong. Please write your answer in the sheet of paper, or you can also write your answer on this module na. For example, number one, sanitary pad. Is it a personal body care, a cleaning agent, or a medicine? Ang sanitary pad ay nilalagay sa panty ng babae para kapag may menstruation siya, yung dugo ay hindi aagos para manatiling malinis ang isang babae. Gumagamit siya ng sanitary pad kapag meron siyang menstruation or regla. Kung ang sagot nyo ay personal body care, lagyan ng check yung personal body care kasi ginagamit yan para mapanatiling malinis ang katawan ng isang babae kahit siya ay may regla. Number 2, bleach. Ang bleach ay ginagamit na panlinis ng CR, ng tiles, at minsan ginagamit din pantanggal ng mancha sa damit. So, ang bleach ba ay personal body care? Nilalagay ba sa katawan? Cleaning agent ba? Panlinis o gamot? Ang tamang sagot ay cleaning agent. Kaya, etong check ay ilalagay natin sa tapat ng cleaning agent na nasa tapat din ng bleach. Herbal patch. Ito ay idinidikit sa katawan para mawala ang pananakit ng katawan. Ang herbal patch ba ay personal body care, cleaning agent, o medicine? Dahil ginagamot nito ang pananakit ng katawan, ito ay ituturing natin na medicine. So, ang iche-check natin ay medicine dahil ang herbal patch ay isang medicine. So, you're going to write a check for numbers 1 to 9 in the correct column. Kagaya ng pinakita ko sa inyo. Oops, may number 10 pa pala. So, up to 10, you're going to write a check on the correct column.